Ayun nga, may bumatiko sa amin. Isang diretsuhan na lang, si Yorme, tinira kami mga senador. Sana naman wag ganun. Masakit dahil alam naman natin, Yorme, Isko, you're a very good friend of mine. Si Kuya Germs, para tayong magkakapatid doon, para tayong anak pare-pareho noon. Alam mo rin naman na lahat kami nagtatrabaho, hindi kami nagpapabaya. May na nga nasasakupan din kami. Meron akong Bacoor, meron Cavite, hindi lang yan. Buong Pilipinas, kung kaya lang talaga matulungan, gagawin namin. Kaya yung banat sa amin ni Yorme, Mayor Isko, wag naman, wag ganun, tulungan tayo. Hindi to ang panahon ng pagbatikos. Wag mo kaming personal. Minsan, kakasama ng loob eh. No? Nag-uusap nga kami mga senador doon sa aming Viber group. Saktan kami lahat dahil unfair yung para sa amin. Dahil nung pumasok pa kami, kahit na alam natin delikado, ilan na nga yung na nagkasakit. Yun ang itong COVID-19 na to, itong coronavirus na naapektuhan mga senador. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang trabaho namin. Kaya sa inyo po lahat, pakiusap ko po, yung pangbabash, okay lang po, matatanggap po namin yon. Pero ito po, sa oras na ito, ang kailangan ay matugunan natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi tayo dapat magupakan, hindi tayo dapat magsiraan. Ang kailangan natin tugunan ay yung gutom ng mga tao. So quick reaction lang po doon po sa video na ginawa ni Senator Bong, kung saan po ay he calls on Mayor Isko at naglabas siya ng konting sama ng loob lang naman. And iniisip kasi po yata niya na sila po ay pinipersonal ni Yorme Isko at sinasabihan na parang wala ba silang ginagawa. So this is my short reaction to that. Una po, I cannot speak for Mayor Isko. Marami naman po nakapanood nung interview and siguro po nagets nyo naman yung pinaka-message ni Mayor Isko doon. But I can only give my reaction and my interpretation doon po sa sinabi ni Yorme Isko. So, sa aking pananaw po, wala pong pinapatamaan na isa o dalawa o sino mang personal na tao yung pong mensahe ni Yorme Isko. Ang sa akin po, yung kanyang mensahe is a general call to action sa lahat po ng politiko para po tayo po ay mas maging united at para tayo po ay mas ipakita po natin yung pong ating malasakit sa mga Pilipino sa panahon po ngayon ng krisis. So, sa aking pananaw po, kaya po nagawa ni Yorme yun. Dahil po sa sobrang toxic po ng social media po natin ngayon, yung pong pag-aaway ng iba't ibang panig ng politika. So siguro ang kanyang tawag sa mga top politicians ng bansa is to be more active in uniting the nation. Siguro yun po yung kanyang mensahe. And wala naman po siyang pinangalanan na isa o dalawang tao na ikaw wala kang ginagawa. Wala pong ganun. Kasi po, alam din po ni Yorme Isko na that would only add sa division po na nangyayari. Okay? And yung pong kanyang panawagan po ay para po sa pagkakaisa at hindi po para po magkaaway-away po sila. Para manise o para sabihin na ikaw wala kang ginagawa and wala kang... Obviously po, nakikita naman po natin yung pong mga ginagawa po nung iba po nating mga senador sa kani-kanilang mga lugar o sa kani-kanilang mga nasasakupan, sa kanilang mga areas kung nasaan sila. So of course, si Senator Bong sa Cavite, nakikita naman po yung tulong na kanilang ginagawa ng kanyang asawa ni Mayor Lani. So marami po ang naaabot nung kanilang tulong pagdating po sa pagkain, sa bigas, sa gulay. So hindi po yun dinidiscount ni Yorme Isko. And siya po, I think from one mayor to another mayor of Manila, mayor of Bacoor, na-appreciate po niya yung pong ginagawa ng pamilya nila, Senator Bong, nila Mayor Lani, doon po sa Cavite. So I don't think, hindi po ito dapat pagsimulan ng kahit anumang tampuhan dahil wala po talagang pinapatamaan na kahit sino personally si Mayor Isko. Pangalawa,
Sinabi po niya, may linya siya doon, doon sa kanyang passionate speech nung isang araw, kung saan parang sinasabi niya na kailangan namin kayo, ngayon kayo magpakita sa taong bayan, ngayon kayo mag ngayon namin kailangan ng tulong nyo, 'di ba? Parang ganoon, na parang sinasabi niya, 'di ba, na pag sa pagpanahon ng eleksyon, humingi ng boto, ngayon eh parang naniningil ba? Parang medyo ganoon yung labas eh. Pero yun nga po, like I said, wala po siyang personal na tinatawag na kahit sino. It's a call to action para po sa lahat. It is a call coming from a mayor na nakikita po yung pong paghihirap nung kanyang mga tao, nung kanyang mga constituents. It is a passionate and you can say desperate call. Dahil nakikita po niya na kahit marami na silang naibibigay, eh kulang na kulang pa rin po. Dahil po sa sobrang bigat po ng pinagdadaanan po ngayon ng lungsod ng Maynila. And sana po maintindihan po yun ng mga ibang politiko din at huwag po nilang masamain. Lalo po, sigurado nakikita din naman yan ng pamilya nila Senator Bong sa Cavite, sa Bacoor, kung gaano po ka-desperate yung pong panahon po ngayon, kung gaano po kahirap. So, si Mayor Isko, nilalabas lang po siguro niya yung pong kanyang frustration dahil po kahit gaano kalaki na yung naitulong po ay kulang na kulang pa rin. So yun po ay panawagan lang po ng isang ama, ng isang lungsod na nahihirapan po para po sa kanyang mga anak. Dahil nakikita po niya yung pong kanyang mga anak ay nahihirapan, wala pong pinagkukunan ng sahod, wala pong yung iba po, kulang na kulang po yung kinakain. Mahirap na nga po yung buhay bago nitong krisis, nangyari pa tong krisis. So, lalo pong mas sumirap. So, talagang ito po ay isang desperate and passionate call para po tulong para po sa mga lahat po ng pwedeng tumulong. And yung tawag naman po niya, hindi lang naman din po para sa politiko lang din. Of course, tinatawagan din niya yung private sector and yung mga iba't ibang mga tao pa. So, sa lahat po, tawag po yun sa lahat. So, sana po, huwag po masamain na kahit sinong politiko. Lahat po ng mga disagreements sa politika, may panahon po yan pagkatapos po ng krisis. Pero sa ngayon po, ang aking parating panawagan, wala mo ng politika, magtulungan muna tayo para sa kapwa natin Pilipino. And you can say all you want about Senator Bong, pero yun, makikita nyo naman po sa mga video niya, he is sincere in helping, lalo na po yung pong mga kababayan po niya, dyan po sa Cavite, dyan po sa Bacoor. And makikita nyo po yung pong hirap din po na pinagdadaanan po niya. And siya po personally, one of his staff was a victim of corona. So nakikidalamhati din po kami sa kanya at sa pamilya po niya. So hindi po madali. Hindi po madali. Like I've been saying this sa aking mga posts. Lahat po ay we are nearing yung pong edge po. Umaga, yung ating mental health ay talagang na-challenge po sa ngayon. So kung meron mang panahon na tingin natin may nagagawa yung ibang tao na nakakatampo o nakakagalit o kung anuman, let us be more understanding of one another. Kasi po, bawat isa po sa atin may pinagdadaanan. Some are harder than others. So, siguro po mas intindihin lang po natin yung isa't isa. And isipin na lang din po natin na bawat isa po may hirap din po na pinagdadaanan. Siguro, intindihan ko din naman si Senator Bong na baka ganun din yung lumabas sa kanya. Pero like I said po, sa according to my interpretation, hindi po yun yung ibig sabihin ni Yorme. Wala po siyang pinapatama na kahit sino. And lahat po ng tumutulong is very much welcome. And alam po niya na problemado sa Maynila, pero problemado din po sa ibang lugar. May sarili po silang problema din po dyan sa Cavite, may sarili din problema sa ibang lugar. So, buong Pilipinas po nahihirapan po ngayon. O, yun lang po yung aking short message po regarding dito. So, this is a non-issue. Non-issue naman po ito. So, I just wanted to use this lang to
to para siguro explain ko na lang din yung ano tingin ko yung ibig sabihin ni Yorme dun sa kanyang speech ng isang araw. Tingnan niyo naman yung mga congressman, ang daming nagbigay. So yung mga cabinet secretaries, so directly or indirectly man na related po yan dun sa tawag ni Yorme, eh lahat po tayo dito, isa lang naman tayo ng gusto. Gusto po natin gumaling na po yung pong ating bansa at maka-move on na po tayo and magsimula na po yung paghilom ng ating bansa. Okay guys, yun po yung aking short reaction dito. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.